Hi, we're Skid Row. Stay tuned. Ang pagkakaroon ng magaling at may malakas na karismang bokalista ang laging pinakamahalagang sangkap para makakuha ng kasikatan ng isang banda, lalo na noong 60s hanggang 90s na itinuturing na golden days ng mga rock bands, yung panahong talaga namang sobrang tindi ng kompetensya dahil sa dami ng naglabas ang magagaling na banda tulad na lang ng bandang Skid Row, na kahit may tulong na noon mula sa napakasikat na bandang Bon Jovi, eh hindi pa rin agad nagawang umangat ng mga ito kung hindi pa nagpalit ng bokalista. Isang bokalista na para sa akin ay isa na at kabilang sa may malulupit na boses noong panahon na yon, si Sebastian Bach. Na naglabas ng tunay na potensyal ng Skid Row at nagbigay ng kulay sa mga awitin na nagdala sa kanila sa kasikatan tulad ng I Remember You, 18 and Life, at Wasted Time. Pero ganun pa man, sa kabila ng kasikatang dala ng kanilang bokalista, eh kasabay naman ito ang tila ba sumpa na nagbigay sa kanila ng sobrang daming sakit ng ulo. Sa video natin noong nakaraang taon ay tinalakay natin ang relasyon ng Skid Row sa Bon Jovi, pero sa video natin ito ay alamin naman natin ang buong kwento ng banda. Paano nga bang nabuo ang Skid Row at bakit nila tinanggal ang bokalistang nakasama nila sa tugatog ng tagumpay? Gaanong kasumikat ang mga ito at nasaan na nga ba sila ngayon? Talakayin natin lahat yan pagkatapos ng ating intro. Maraming salamat mga idol! Welcome to Magsisimula ang kwento kay Dave Sabo na kababata ni John Bon Jovi mula 7 taong gulang pa lang ang mga ito. Sabay silang nangarap na maging rockstars at nangako sa isa't isa na laging maghihilahan pataas kung sino man sa kanila ang maunang sumikat. Si John Bon Jovi ang laging nauuna mula sa pagkakaroon ng instructor sa pagtugtog ng gitara na agad ding ipinakilala niya kay Dave, hanggang sa magkapangalan at mabuo na nga ang bandang Bon Jovi. E isinama pa rin nito si Dave na naging pinakaunang ang gitarista ng naturang banda. Ganun pa man, sa huli ay napagpasyahan din ng dalawa na wag na lang magsama sa isang banda. Umalis si Dave Sabo sa Bon Jovi matapos ang 3 linggong tour bilang suporta sa demo ng Awaiting Runaway. Napadpad ito sa pagtatrabaho sa isang guitar shop kung saan ay nakilala naman ito ang bassist na si Rachel Bolan, na dahil parehas ang interes at parehas na marunong sumulat ng mga awitin ay agad na naging magkaibigan ang mga ito, at hindi nga nagtagal ay naisipan ding magbuo ng banda sa karagdagan ng isa pang gitarista na si Scotty Hill, drummer na si Rob Afoso at bokalistang si Matt Fallon. Ay nabuo nga ang bandang Skid Row. Nagsimula na ang mga itong tumugtog at gumawa ng mga original na kanta, pero naging mailap naman sa kanila ang mga recording companies. Ganun pa man, 6 na araw bago magpasko ng 1986 ay tinawagan ni John Bon Jovi ang kababatang si Dave Sabo para yayaing mag-opening act ang banda nitong Skid Row sa isinasagawang tours ng Bon Jovi, na noong panahon na yon ay sumabog na ang kasikatan sa 3rd album na Slippery When Wet. Napakalaking oportunidad nito sa bandang Skid Row mga idol, pero kasamaang palad eh hindi sila nagustuhan ni Doc McGee na siyang manager ng bandang Bon Jovi, dahil sa halip na Skid Row ay mas pinili nitong i-manage at dalhin sa kasikatan ang bandang Motley Crue. Tahasang sinabi ng manager na si Doc McGee na magaling naman umano ang Skid Row, pero kailangan ng mga ito ng bokalistang kayang sumabay at ilabas ang potensyal ng banda. Dahil dito mga idol ay tinanggal nila ang bokalistang si Matt Fallon at nagsagawa ng audition na inabot naman ng 9 na buwan, pero hindi sila makakita ng bokalista na babagay sa binubuong tugtugan ng banda. Nabago lang ang lahat noong may magrekomenda sa Canadian na si Sebastian Bach, na nagtataglay ng napakalupit na boses at napakalakas na karisma. Dati na itong bokalista ng mga bandang Kid Wicked at Madam X. Agad na kumilo si Dave at ipinasa kay Sebastian ang kanilang demo na naglalaman ng mga unang version ng mga kantang 18 and Life at Youth Gone Wild.
At dito nga ay nagpa siya nang sumali si Sebastian Bach bilang bagong bokalista ng Skid Row. Unang pagkikita pa lang ng mga ito ay nagpakita na agad ng kakaibang ugali si Sebastian. Sobrang makulit at napakaingay nito. Katunayan ay una umanong salita na sinabi nito sa mga kabanda ay meron umano siyang 10 inches na patutoy. Nasundan pa ito mga idol sa kanilang pinakaunang gig na magkakasama. Nalasing dito ng sobra si Sebastian at basta na lang nanuntok ng isang lalaki sa loob ng bar. Kaya dun pa lang ay alam na agad ng banda na kakaiba ang ugali ng bago nilang bokalista. Pwede itong maging blessing at sumpa in the same time. Ganun pa man sa talento at karisma na mayroon si Sebastian Bach ay naging malaking parte ito sa pag-angat ng popularidad ng Skid Row. Napahanga ito kahit si Jon Bon Jovi at ito pa mismo ang nagyaya sa kanilang manager na si Doc McGee para muling tingnan nito ang banda at bago nitong bokalista. Dito mga idol ay nagpa siya ng i-manage ni Doc McGee ang Skid Row at matapos ang bidding war ng mga labels ay nakapirma ang banda sa Atlantic Records. Noong January 24, 1989 ay na-release ng mga ito ang kanilang debut at self-titled album na Skid Row kung saan kabilang ang mga singles na Youth Gone Wild, 18 and Life at I Remember You. Matapos makapag-release ng album ay agad na sumama ang banda sa tours ng Bon Jovi na noong panahon na yon ay nagsasagawa ng tours para sa pang-apat na album ng mga ito na New Jersey. Isinama din ng Bon Jovi ang Skid Row sa kanilang tour sa UK na talagang nakapagbigay ng malawak na fanbase sa banda. Pumalo sa number 6 ng Billboard 200 ang album ng mga ito at na-certified pa bilang 5 times platinum ng Recording Industry Association of America. Nagpakita ng sipag at gutom ang banda mga idol dahil habang nasa tours ng Bon Jovi ay tumutugtog pa rin ang Skid Row sa mga bars sa mga araw na pahinga at wala silang ginagawa. Ang problema lang mga idol kasabay ng kanilang kasikatan ay ang paglaladi ng kakaibang ugali ni Sebastian Bach. Nagsimula na itong magsalita ng magsalita sa stage para tirahin at gawing katatawanan ang mga pop stars na dumadating pa sa punto na nadedemanda pa ito sa ganung gawa. Kaya may pagkakataon na nakakaramdam na ng pagkairita ang iba nitong kabanda. Noong matapos ang tours nila ng Bon Jovi ay nag-opening din ang Skid Row sa mga bandang Motley Crue, Mr. Big at sa makontrobersyang pag-o-opening ng mga ito sa bandang Aerosmith noong December 27, 1989 sa Springfield kung saan mga idol ay may bumato mula sa audience ng babasaging bote na tumama kay Sebastian Bach. Agad itong gumanti at binato din ito ng bote ang audience. Sa kasamaang palad mga idol ay tumama naman ito sa mukha ng 17 taong gulang na si Elizabeth Meyers na naging dahilan ng pagkabasag ng ilong nito. Hindi pa nasiyahan dito si Sebastian at tumalon pa ito sa stage para manakit pa ng iba. Sa nangyaring insidente na ito ay nagbayad si Sebastian Bach at ang mga nadamay na kabanda nito ng halos kalahating milyong dolyar na nagpalaki lalo mga idol ng namumuong tensyon sa pagitan ni Sebastian at mga kabanda nito. Nasundan pa ito ng ilan pang insidente tulad ng pagsusuot ni Sebastian ng damit na may nakatatak na anti-gay slogan at isa pang t-shirt na may diss naman sa kumpanya ng insecticide na Raid na naglagay na naman sa banda sa malaking kontrobersya. Noong June 11, 1991 ay na-release ng banda ang pangalawang album na Slave to the Grind kabilang ang mga singles na Monkey Business, Slave to the Grind, Wasted Time, In a Darkened Room at Quicksand Jesus. Itong mga idol ang sinasabing pinakaunang hard rock album na nag-number 1 sa Billboard 200 sa era ng Nielsen Soundscan. Na-certified din itong 2 times platinum ng Recording Industry Association of America. Nasundan na itong mga idol ng matinding away sa pagitan ni Sebastian Bach at Jon Bon Jovi na nauwi nga sa suntukan ng dalawa na naglagay naman kay Dave Sabo sa isang napakahirap na sitwasyon dahil napilitan itong depensahan ang kanyang bokalista.
Kaya sa unang pagkakataon ay nasira ang pagkakaibigan ni Dave at John Bon Jovi. Nakalauna naman mga idol ay muli ring nagkaayos. Kung may maganda mang epekto ang ugali ni Sebastian Bach, yun ay ang nakatulong ito para makawala ang bandang Skid Row sa kontratang pinirmahan ng mga ito sa Underground na isang publishing company na pag-aari ni John Bon Jovi at Richie Sambora, kung saan ay dito nga napupunta ang malaking parte ng kinikita ng Skid Row. Ganun pa man ay patuloy pa rin ang kabi-kabilang kontrobersya na ibinibigay ni Sebastian Bach sa kanyang mga kabanda, tulad ng kalokohan nito na naghubo ng suot na pantalon sa ibabaw ng stage at ipinuna sa kanyang puwet ang kopya ng The Daily Star Magazine. Sinundan pa ito noong kasama ng Skid Row sa tour ang bandang Guns N' Roses na ginanap sa Wembley Stadium, kung saan ay binalaan ng Brand Council ang banda na huwag dugtugin ang awiting Get The Fuck Out, na kapag sumuway ang mga ito ay mababan sila sa London at maaari pa silang makulong. Pero hindi naman nagpasindak dito si Sebastian, at binasa pa nito sa harap ng 80,000 mga fans ang sulat na yon ng Council kahit pinipigil na ito ni Bolan. Dito mga idol ay nagsimula na ding magkaproblema ang banda sa pagsusulat ng mga kanta, dahil hindi na gusto ni Sebastian ang mga ginagawang kanta ni na Dave at Bolan, at gusto na nitong magkaroon ng mas malaking parte sa pagsusulat ng mga awitin. Nagkataon pa mga idol na bigla nang lumakas ang grunge music, kaya lalong nawala sa uso ang mga ginagawang kanta ng banda, at sa payo ng manager na si Doc McGee ay nagpahinga muna ang mga ito para hintayin lumipas ang kasikata ng grunge music. Bumalik ang Skid Row noong March 28, 1995 noong i-release ng mga ito ang album na Subhuman Race. Kasama ang palad, kahit humina na ang grunge music noong panahon na yon, ay tuluyan na ring nag-iba ang usong musika. Tuluyan nang bumaba ang popularidad ng banda. Noong 1996 mga idol, ay nag-book si Sebastian bilang opening act ng bandang Kiss nang hindi muna sinabi sa mga kabanda. Hindi naman pumayag si Bolan, kaya nauwi ito sa mainit na argumento sa pagitan nito at ni Sebastian Bach. Idinamay pa ni Sebastian si Dave na i-message nito ng masasamang salita, kaya pinagkatapusan ay tuluyan ang tinanggal ng mga ito sa banda si Sebastian. Dito mga idol ay nag-focus na muna ang Skid Row sa kani-kanilang side projects. Bumalik ang mga ito noong 1999, kabilang na ang bago nilang bukalista na si Johnny Solenger. Nagpatuloy ang mga ito pero nasundan na rin yun ng pagpapalit-palit ng drummer at bukalista ng mga ito. Ang nanatili lang na original na miyembro ay sina Dave, Bolan at Scotty Hill. Nagkaroon pa sila ng tatlo pang album, ang Thick Skin noong August 5, 2003, Revolutions Per Minute noong October 24, 2006 at The Gang's All Here noong October 14, 2022. Aktibo pa rin ang Skid Row hanggang ngayon mga idol, kasama ang kasalukuyang bukalista ng mga ito na si Eric Groenewald at drummer naman na si Rob Hammersmith. Ano ang masasabi nyo sa bandang ito mga idol? Pag-usapan natin yan sa comment section. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.